I just want to make things right. Okay, alam naman po natin yung mga issue, di ba? May mga malaking-malaking issue na lumalaganap ngayon. May mga lumabas pong issue. Na may mga na-offend. May mga binato sa aking issue na meron akong nalampas ang linya. Na meron akong mga sinabing hindi maganda. Na meron akong mga taong sinadyang saktan. May mga tao akong natapakan. So, ang dami pong lumabas sa Twitter, sa social networking, sa news, ang dami. Pero hindi po ako nagsalita. Kasi gusto kong pag-aralan ang mga pangyayari. Kaya hindi po ako nagsalita. At gusto kong i-take ang sitwasyon nito ng may tamang pag-iisip. Ayokong gamitin ng galit para mag-react. Ayokong gamitin ng pagiging immature para makipaglaban. Gusto kong maging matalino. At kahit matalino po ako, kahit sinasabi ng ibang tao na marunong ako, matalino ako, merong mga taong mas matalino sa akin at mas nakakaunawa. At humingi po ako ng tulong. So tumawag po ako sa tanggapan ng ABS-CBN, tumawag po ako sa mga big bosses. Nakipag-meeting po sa akin si Tita Cory Vidanes. Pinatawag po nila ako. At sinabi ito ang issue. Tinanong nila ako, ano bang take mo rito? Anong gusto mong gawin? Sinabi ko po sa kanila, sa mga big bosses, na hindi ko naman po kinakailangan i-justify ang joke ko o bigyan ko ng magandang katwiran ang joke ko. Ang joke ay depende sa tao kung paano mo tatanggapin ang joke. May mga hindi lahat ng joke ay matatanggap lahat ng tao. At walang kahit isang joke na pinagtawanan ng lahat. Lahat ng joke, may taong tatawa. At lahat ng joke, may taong hindi magiging pabor sa joke na ito. Ngayon, sinasabi ko na po na sinasadya man o hindi sinasadya, may... See ya, never come my way. But I will someday, never far away. Sadya mo man o hindi mo sinasadya, pag nakasakit ka, humingi ka ng patawad at paumanhin. Pwede ako mag-apologize sa Twitter. Pwede ako mag-apologize sa Facebook. Pwede ako magpa-interview kung saan-saan. Pwede kong gamitin ang programang ito, ang Showtime, para mag-apologize. Pero sabi ko, sa akin naman nagsimula at may binitawan akong biro na naka-offend dun sa tao. Kung hihingi ako ng paumanhin, mas sincero at mas mararamdaman niya ang sinseridad ko pag sinabi ko sa kanya ng personal. Kaya tinanong ulit ako ni Tita Cory, anong gusto mong gawin? Gusto ko pong gawing personal ang paghingi ko ng kapatawaran at ng paumanhin. Buong puso ko pong gustong humingi ng tawad. Payaman. So kayo, pag kayo nasa entertainment at masyado na kayong sikat, pati yung network ninyo masyadong sikat, think about helping humanity. Amen. Think about being an example to others. Think about being an example to the next generation. Kaya ako, wala akong kinikilingan na tao. Alam niyo bakit mahal ko si Bossing Vic Soto? Pati yung programa niyang Itbulaga. Tingnan ninyo ang ginagawa nila para sa tao. Hindi nila ipinapatutsada. Gumagawa sila ng mga paaralan. Tinutulungan yung mga nandoon sa mga barangays. Kaya in-invite ko sila dito. Mahal ko siya at ang kanyang programa. Na yan ay magpapatuloy kahit kailan pa man. Kasi may pagtulong sila sa kanilang kapwa. At ako, sa kanilang mga jokes, natatawa ako kasi mga humor na maganda. Pero ang example nila sa sangkatauhang Pilipino, napakaganda. Hindi kabastusan, hindi kalokohan, hindi yung pagyurak ng mga honor ng mga tao, hindi yung ipahihiya ka, pagtatawanan ka, at your expense, gagawa sila ng joke. So, hindi pagpapalay ng Diyos ang mga ganong mga klase. Kaya, si Boss Vic Soto, mahal na mahal ko yan, at ang kanyang mga ginagawa para sa masang Pilipino.
So kung manonood man kayo ng entertainment, eh nandyan yung mga kapupulutan natin ng mga magagandang aral. Hello mga ka-IMS, in life kasi huwag po tayong masyadong maging mayabang. Huwag po natin yurakan yung ibang tao. I mean, the key is we need to respect each other. Kung anong paniniwala ng iba, respetuhin na lang po natin. Huwag na natin anuhin. Alam niya na. Yung nakakalungkot man ang nangyari regarding sa ABS-CBN na shutdown. Nag-release kasi ng NTC yung order na immediate shutdown kasi nga na-expired yung franchise nila. The thing is, hindi to kasalanan ni Kibuloy, hindi kasalanan ni Vice Ganda. In my opinion kasi ang may kasalanan dito isang management ng ABS-CBN. Hindi kasi nila inayos yung franchising permit nila. Kaya yan, naglabas ng order ang NTC. The thing is, ang NTC, pag pinayagan nila ang ABS-CBN na mag-operate, although expired na yung permit nila, so ang may kasalanan ang NTC, magkakaroon silang grab and grab a choice ang NTC kung di shutdown. So gusto ko rin mag sorry sa mga fans ng ABS na na-offend nung previous post ko regarding sa shutdown ng ABS-CBN. Hindi ko intention na anuhin kayo guys. Intention there is magsiwilding araw na rin sa atin. Kung may problema po, ayusin agad. Huwag natin patagalin. Love for all, hatred for none. Yun yung parati sinasabi ko. Love lang tayo, tayo walang hatred. Kasi, nakikita ko kasi sa maraming nag-dislike sa video na yun. So, kaya ginawa ko ang video na to para mag-sorry na rin sa inyo guys. I don't want to have conflict with you guys. I love you. Let's continue growing together. Lahat angat na. Tulungan pa rin tayo sa YouTube guys. Peace. Peace guys. Peace. Love you.